Nauso ang palabas ng superheroes sa taong 80s at 90s. Dito ay nagsilabasan ang mga pulis pangkalawakan na magliligtas sa planetang Earth. Tiyak na patok ito sa ating henerasyon. Ginaya nyo din ba ang mga cool na mga superheroes na may makukulay na mga costumes? Ilan sa atin ay super idol ang mga ito. Sila'y mga superheroes na tagapagligtas sa mga naaapi. Sila din ay may misyon na magligtas sa buong mundo laban sa mga kalaban na may maitim na layunin na sakupin ng sangkatauhan. Alam nyo ba na napakarami ng mga superheroes na ito? Sila ay pinanood sa ating TV at isa rin sa ating inaabangan. Sa Japan, ang tawag dito ay tokusatsu. Ibig sabihin ay special effects. Ito ay madalas sa mga live action films na katulad ng Shider, Masman at iba pa. Kung bago pa lamang kayo sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Una ay ang pinakasikat na Ultraman. Maraming versions ng Ultraman. Nandyan ang Ultraman Dyna, Ultraman Taiga, Return of Ultraman, Ultraman Nexus at marami pang iba. Ito ang kinagiliwan natin na superhero dahil umikot ang ating imahinasyon sa mga fighting scenes ng Ultraman. Marami sa atin ang nagabang at na-LSS din sa malupitan nitong opening. Sa mga posing ni Ultraman ay kabisado pa din natin hanggang ngayon. Hindi din natin malilimutan ang mga halimaw na kalaban ni Ultraman. Nariyan si Ele King, Gomora, Alien Baltan at iba pa. Ang mga iba nga sa atin ay malamang nakakuha din ng motibasyon at inspirasyon dahil sa kagitingan na ginawa ni Ultraman. Pangalawa ang Space Sheriff Shider o mas kilala sa Shider. Ito ang pinakahuling series ng Space Shider. Ang kulay ng gadget suit nito ay kulay asul. Ang partner naman niya ay nagngangalang Ani na kanyang kaklase. Sa Pinoy dub ay pinalitan ang pangalan ng tunay na Shider. Siya ngayon ay nagngangalang Alexis. Siya ay isang archaeologist. Nakita ng Galactic Police ang kanyang kagalingan kaya siya ay nirecruit ng mga ito. Samantala, lihim namang nabubuo ang FUMA. Ito ang grupo na main na kalaban ni Shider. Kilala nyo ba ang Time Space Warp? Indeed! Dito sa series na to, naging sikat yan. Pangatlo ang Kamen Rider Black. Ang series naman na ito ay pinalabas sa IBC 13. Narito ang kwento. Sa Tagalog dub ay kilala sa pangalan na Robert at Stephen ang mga bidang characters. Ang dalawa ay ipinanganak noong nagkaroon ng solar eclipse. Sila ay dinakip ng Gorgom makalipas ang ilang mga taon dahil nais silang gawin bilang maging isang century king. Naglagay sila ng kingstone sa kanilang katawan dahil kakailanganin ito para sa trono ng century king. Nais ng Gorgom na mabura ang alaala ni Robert at Stephen pero hindi pumayag ang scientist na magsasagawa nito dahil siya nga pala ang tatay ni Stephen. Nakatakas nga si Robert pero siya ay tinutugis ng Gorgom dahil sa kingstone sa katawan niya. Si Stephen naman ay naging kakampi ng kalaban na tinawag na Shadow Moon. Sa huli ay nalaman ni Robert na nakapagbigay sa kanya ng kapangyarihan ang kingstone. Dahil dito ay kaya niyang makapag-transform bilang isang mass cyborg. Siya ay tinawag naman na Black Sun. Pang-apat ay ang Chodenshi Bioman o mas kilala sa Bioman. Ang series na to ay for sure sikat na sikat sa mga batang 80s. Kailan lang ay naging viral sa social media ang before and after na mga characters ng Bioman. Sila ay mga limang superheroes na kulay berde, pula, asul, dilaw at pink na mga bida. Ang kwento nito ay nahulog sa Earth si Pibo, isang android na tagapag-alaga ng bio-robo at bio-particles. Sa pagbaba nila ay may limang kabataan ang nakakuha ng kapangyarihan ng bioparticles. Sila ay hinanap ni Pibo at nung natagpuan ay nabuo ang Super Electronic Bioman. Naging kalaban naman dito ay sina Dr. Man at ang Shin Teikoku na may layuning sakupin ang mundo. Ikalima ay ang Power Rangers. Oo, ito nga ang Napabilib ka ba sa galingan, lakas at ganda ng fighting scenes? Katulad ng Bioman, ang mga bida ay nagsusuot din ng cyborg suit. Ito ay American version ng tokusatsu ng Japan na Super Sentai. To clarify, hindi Super Sentai ang Japanese name ng Power Rangers, kundi naging basihan lamang ng mga Amerikano.
Sa ating mga batang 90s, mas sumikat sa atin ito. Siguro dahil gawa ng Amerikano ay mas maganda ang camera tricks at special effects, lalong-lalo na sa mga fighting scenes. Noon ay English pa ang dub nito. Pero nung makalaon ay ginawa na ding Tagalog dub. Kaway-kaway dyan sa mga bumili ng costume ng paborito nilang Power Rangers. Pang-anim ay ang Chikyu Sentai o kilala sa pamagat na Five Man. Ito naman ay unang ipinalabas sa RPN9 at ipinalabas din sa TV5. Ang kwento nito ay tungkol sa limang magkapatid na superhero. Sila'y tinawag na Five Man. Ang kwento ay noong ang tatay nila na si Dr. Hoshikawa at ang nanay nila ay nahiwalay sa kanila noong may sumalakay sa kanila sa planet Sedon. Dahil doon, napunta sa planet Earth ang magkapatid. 20 years later ay lumaki na ang mga bata. Ang kalaban na si Empress Meadow ay handa na ding salakayin ng Earth. Pero dahil nakapag-develop ng 5-man technology ang magkakapatid, ay nagawa nilang labanan ang puwersa ni Empress Meadow. Napag-alaman din na siya ay isa lamang ilusyon na kinokontrol ng halimaw na si Voligre. Ikapito ang Dai Sentai Gagal V. Ito ay pinalabas din sa RPN9 noong 1998. Mala Power Rangers din ito pero Japanese. Ang kwento nito ay tungkol sa limang superheroes na nirekrut ni Dr. Hideki Hongo. Siya ang founder ng Future Science Laboratory. Kamuntik mamatay ang doktor dahil inatake siya ng Dark Science Empire Death Dark. Sa tulong ni Kenichi Akama, siya ay nakaligtas. Gumawa si Dr. Hongo ng isang teknolohiya para matalo ang mga taga Death Dark. Nirekrut naman ni Dr. Hongo si Kenichi para maging miyembro ng Gagal V. Pangwalo ang Battle Fever J. Ang tokusatsu na ito ay pinalabas sa ABS-CBN noong 1982. Napakatagal na nito kaya't hindi na din kilala ng mga iba. Ang mga bida dito ay nakatago sa mga codes mula sa mga bansa. Ito ay Battle France, Battle Cossack or Soviet Union, Battle Kenya, Miss America or USA at Battle Japan. Ang mga itsura ng costumes ng mga bida ay parang mga hayop at makikita dito na mababa pa ang kalidad ng mga materyales na ginamit, maging ang mga fighting scenes ay hindi pa gaano kaayos. Pero kung sa kwento naman ay tiyak na nag-enjoy ka at naglaro din ang iyong imahinasyon. Pangsyam ay ang Hikari Sentai Maskman. Ito ay pinalabas sa ABS-CBN taong 1991. Matagal na din ang series na to at hindi na rin siguro maalala. Ito ay kwento naman ng mga limang superhero na nirekrut ni Commander Sugata. Siya din ay isang scientist at martial artist. Nalaman niya na may aatake sa mundo at ito ay ang Underground Empire Tube. Pagkalipas ng ilang taon ay marunong na din ang mga limang kinuha niya at tinawag niya itong Maskman. Ang mga limang kabataan ay marunong sa martial arts at tinuruan din sila ni Commander Sugata kung paano gamitin ang aura power. Ito ang sandata ng mga Maskman. Pang-sampu ang Chojin Sentai Jetman o mas kilala na Jetman. Ito ang kwento. Noong taong 1919X, nag-develop ng bagong teknolohiya ang Skyforce. Ang nagawa nila ay tinawag na Burdonic Waves. Ito ay nakapagbigay ng super abilities sa mga tao. Tinawag ang proyekto na ito na J Project. Pumili ng 5 tao sa Earth ang director ng teknolohiya at ang una ay si Ryu na unang Jetman na tinawag na Red Hawk. Pero dahil ang spaceship na sinakyan ng Skyforce ay sinugod ng kalaban na Vairam, nasira ang spaceship at natapon sa Earth ang 4 pang bird waves. Hinanap ni Ryu ang mga ito at binuo ang Jetman para malabanan ang mga puwersa ng Vairam. Dahil sa Vairam, namatay ang girlfriend ni Ryu. Nais niyang maghiganti. At iyan ang ating video tungkol sa mga tokusatsu na ipinalabas sa Pilipinas at sa ating henerasyon. Ilan sa atin ay mga batang 80s din at kilalang kilala nila ang mga superheroes na hindi na natin matandaan. Sa totoo lang ay napakarami ng ganitong uri ng series at hindi natin mailalagay lahat sa ating video.